Duterte sa Senado, hirit ng PDP. Health workers unahin sa booster. Lenny dinepensahan vote buying remark. Pacman hindi magbibitiw sa karera sa pagkapangulo. Duterte panatiliin ang kapayapaan sa SCS. Catriona Gray, Hannah Arnold pinarangalan. Sultan, papalagan Puerto Rican KO artist. Piso muling tumaas matapos magsara sa 50.72 pesos. Amihan, magpapaulan. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Webes ng umaga, ika-28 ng Oktubre 2021. Kinumpirma ni PDP laban President at Energy Secretary Alfonso Cusi na kinukumbinsin nila si Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo ng pagkasenador sa 2022 national elections. Sa panayam ng gising na, ang morning online show ng Daily Tribune, inihayag ni Cusi na maaari rin maging campaign manager ang Pangulo para sa tandem ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Lawrence Bongo. Kung matatandaan, tinanggap ng Pangulo ang nominasyon ng PDP laban upang tumakbo bilang vice-presidente, subalit binawi niya ito at ang pumalit sa kanya ay sigo, habang si de la Rosa naman ang pambato ng partido para sa presidential race. Paliwanag ng kalihim, kung sakaling magbago man ang isip ng Pangulo at tumakbong vice-presidente, hindi ito magiging problema sa partido dahil ibabalik lamang nila ang nauna nilang plano na si Senator Go ang tatakbong Pangulo katandem ni Duterte. Magkagayon man, iginiit ni Cusi na buo ang suporta ng PDP laban sa pagtakbo ni na de la Rosa at Go sa ilalim ng ruling party. Saad ni Cusi, ang maganda ay mag-alok sa publiko ng isang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na parehong naniniwala sa programa ng gobyerno na isinusulong ng PDP laban at ipagpapatuloy ang mga programang Build, 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 gayon din ang iba pang mga programa na sinimula ni Duterte. Dagdag pa niya, kung sakaling palarin ang Pangulo sa Senado, maaari na umanong ipagpatuloy ng PDP laban ang mga kinakailangang reforma sa lehislatura. Nitong mga nakaraan lamang ay binatikos ng Pangulo ang isinisagawang Senate inquiry para sa umano'y mga anomalya sa procurement process ng pamahalaan sa pandemic response nito at iniutos sa mga miyembro ng gabinete na huwag nang dumalo sa mga imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, sinabi ni Cusi na ang pagiging campaign manager ng Pangulo sa tandem ni de la Rosa at Go ay siyang makakapagpataas ng tsansa nilang magtagumpay sa eleksyon at ayon sa kalihim, ang mataas na approval rating ng Pangulo ang siyang magdadala sa kampanya nila. Ayon pa sa PDP laban President, hindi sila nababahala kung hindi pa man umaangat sa survey si de la Rosa. Taya ni Cusi, meron mga bentahe ang mga kalabang kandidato sa pagkapangulo. Hindi ito nangangahulugang hindi makakahabol si de la Rosa, ngayon pa't meron ng traction at mileage ang kanyang kandidatura. Ayon pa sa mga surveys ng PDP anya, maliwanag ang hinaharap ni de la Rosa sa 2022. Idinagdag pa ni Cusi na nakahanda rin ang PDP laban sakaling bumalik si Duterte sa orihinal na plano na tumakbo siyang vice president at presidente naman si Senator Christopher Bongo. Sinabi ng isang eksperto na dapat unahin ang mga healthcare workers sa pagbibigay ng booster shot kontra COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni Vaccine Experts Panel member Dr. Ron Jen Solante, dapat maglaan ng bakuna para sa medical workers. Ani ni Solante, maski unahin lang muna ang gobyerno yung healthcare workers sa punto na ito ng panahon dahil hindi naman ganun rin kalaki ang bilang ng mga healthcare workers. Idinagdag ni Solante na mahalagang mabigyan ng booster shot ang mga health workers sa harap naman ng pagiging lantad nila sa COVID-19. Giit niya, unahin ng gobyerno ang mga nabukunahan noong Marso at kapag naturukan na ng booster shot, babalik yung protection ng dati nabukunahan ng 2 doses. So, ibig sabihin, mataas ang protection mo uli when you receive this 3rd dose or booster tapos, ayon pa ni Solante.
Nilinaw ni Vice President Lenny Robredo nitong Miyerkules na hindi niya hinihikayat ang publiko na magbenta ng boto at sa halip ay itinuro lamang niya ang mga praktikal na nangyayari nang sabihan niya ang publiko na tumanggap ng pera mula sa mga politiko ngunit bumoto ayon sa konsensya. Dagdag pa ni Robredo, dapat bukas ang mga mata ng tao sa mga tunay na pangyayari. Sinabi ni Robredo na ang kawalan ng matibay na pagpapatupad ng batas laban sa vote buying ay dapat seryosohin ng mga alagad ng batas. Ani ni Robredo, hindi niya kinukonsinti ang vote buying. At kung tutuusin, isa daw siya sa mga lumalaban sa vote buying. Ngunit hinihiling niya sa mga otoridad ang epektibong pagpapatupad nito. Naaalala ni Robredo ang kanyang mga karanasan bilang pro bono lawyer kung saan nagsampa siya ng mga kaso laban sa vote buying. Ang mga kasong yon ay na-dismiss gayunpaman. Dismayado si Robredo sa di umano'y kawalan ng bisa ng pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa pagbili ng boto. Hirit niya, mali ang pagbili ng boto, ngunit tanggapin ang pera dahil ang ginagamit ng pambili ng boto ay pera din ng taong bayan. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At magsama-sama po tayo sa Gising Na! Nagbabalik ang Tribune News on Q. Ipinahayag ni Senator Emmanuel Manny Pacquiao nitong Miyerkules na wala siyang balak na huminto sa kandidatura niya sa pagkapangulo. Ito ay inihayag ni Pacquiao kahit sa gitna ng mga alok mula sa iba't iba pang mga kampo na humihiling na siya ay bumaba bilang kanilang vice presidential bet sa 2022 elections. Ani ni Pacquiao, hindi niya bibiguin ang mga tao sa kanyang ambisyong isulong ang pagbabago at puksain ang di umano'y lumalalang korupsyon sa bansa. Tinitimbang naman ni Senator Aimee Marcos si Pacquiao bilang kabilang sa mga personalidad na hinahanap bilang posibleng running mate ng kanyang kapatid na si presidential aspirant at dating senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ang retiradong boxing champion, gayunpaman, ay naghain na ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo kasama si House Deputy Speaker Lito Atienza bilang vice presidential partner. Sinabi ni Aimee na ang kanyang kapatid ay naghahanda sa pagkakaroon ng isang vice-presidente na may balwarte sa Visayas at Mindanao gaya ni Pacquiao. Ang mga Marcos ay may malakas na suporta sa elektoral mula sa hilagang mga lalawigan sa bansa. Ang ama ng magkapatid na si Marcos, ang yumaong diktador na si Ferdinand Marcos ay pinanganak sa Ilocos Norte. Inamin ni Aimee na kinakatakutan nila ang Mindanao dahil doon nangyari ang kung tawagin ni Aimee ay isang magic. Ibinunyag din ng mambabatas na muli niyang hinahabol si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio bilang vice presidential bet para kay Bongbong, ngunit sinabi ni Aimee na nag-aalangan ang local chief executive tungkol dito. Sinabi pa niya na si Duterte Carpio ang nagtulak sa kanyang kapatid na humarap sa pagkapangulo matapos itong maghain ng re-election bilang Davao City Mayor para sa ikatlo at huling termino. Muling inulit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang panawagan sa kanyang mga katapat sa Southeast Asia na manatiling nagkakaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Idiniin ng Pangulo sa 38th at 39th summits ng Association of Southeast Asian Nations na ang lupon ay dapat na nakatuon sa pagresolba sa mga alitan sa karagatan sa pamamagitan ng mapayapang paraan alinsunod sa mga international na batas. Ani ni Duterte, malayo nang narating ng
ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtataguyod ng kaunlaran sa rehiyon at hindi dapat pahintulutan ang mga may diverging interest na mabigo ang ating mga pagsisikap. Hinimok niya ang kanyang mga kapwa-leader na igalang ang jurisprudence sa maritime conflicts, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration na nag-junk sa 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Sa kanyang intervention sa 24th Asian-China Summit, hiniling din ni Duterte sa mga sea claimants na ituloy ang buong pagpapatupad ng non-binding declaration of the 2002 conduct of parties in the South China Sea habang nakabinbin ang pagbuo ng isang final at may bisang code of conduct sa tubig ng mayaman sa resources. Binabalangkas ng mga dokumento ang mapayapang pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan sa pinagtatalunang komersyal na gateway habang ang international na komunidad ay naglalayong tiyakin na walang marahas na tunggalin na lilitaw sa pagitan ng anim na sea claimant. Muli ring pinagtibay ng punong ehekutibo ang pangako ng Pilipinas sa pagtatapos ng isang effective and substantive sea code. Bilang karagdagan, inulit niya ang panawagan ng bansa para sa holistic na pagsisikap na protektahan at mapapantili ang biodiversity at ang marine environment dahil idiniin niya na ang 2017 hanggang 2027 ay ang dekada ng coastal and marine environmental protection sa South China Sea. Samantala, sinabi niya na ang dinamikong kooperasyon ASEAN-China ay makakatulong sa rehiyon ng labanan ang pandemya ng COVID-19. Tugunan ang pagbabago ng klima at pamahalaan ang mga isyong geopolitical. Ang Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam ay ang apat na estadong miyembro ng ASEAN na may magkatunggaling pag-angkin sa South China Sea na kilala sa krudo at natural na gas. Ang China at Taiwan ay meron ding magkakapatong na claims sa lugar. Kabilang sina Miss Universe 2018 Catriona Gray at Binibining Pilipinas International 2021 Hannah Arnold sa mga tatanggap ng 2021 Filipino Communities Council of Australia National Awards. Kinilala ang dalawang reyna ng Binibining Pilipinas sa isang virtual event alinsunod sa pagdiriwang ng ika-75 na anniversary ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Australia. Ang virtual na seremonya ng 2021 PhilCA National Awards ay pinangunahan ni Philippine Ambassador to Australia Helen De La Vega, mga piling politiko ng Australia, mga opisyal ng PhilCA at mga pinuno ng komunidad ng Pilipino. Ang mga parangal ay binigay taon-taon ng PhilCA, ang pambansang organisasyon ng mga konseho ng komunidad ng mga Pilipino sa iba't ibang states sa Australia sa mga natatanging mamamayang Filipino-Australia na gumawa ng mga natatanging kontribusyon sa komunidad sa ibang bansa. Ginawaran si Arnold ng 2021 Youth Achievement Award para sa kanyang mga pagsisikap na itinaguyod ang edukasyon at ang kahalagahan ng agham at teknolohiya. Ang kanyang kamay-kailan, pakikipag-ugnayan sa kagawaran ng agham at teknolohiya ng Pilipinas at ang kanyang hangarin na mag-udyok na mas maraming siyentipikong Pilipino ay kinilala rin ng award-giving body. Samantala, tumanggap si Gray ng 2021 Philippine-Australian of the Year Award para sa kanyang mga tagumpay sa pageantry, kanyang abdokasiya sa karapatan ng kababaihan, ang kanyang hilig na tumulong sa mga mahihirap na bata at ang kanyang natatanging na representasyon sa kultura ng Pilipinas. Kinilala rin ng PhilCA ang pagsisikap ni Gray bilang National Commission for Culture and the Arts Ambassador for the Arts ng Pilipinas at bilang ambassador para sa mga katutubong handicraft na kagawaran ng kalakalan at industriya ng Pilipinas. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Balak sumungkit ng malaki-laki na one-time world title challenger Jonas Sultan sa pagkatao ng makakatunggali niyang si Puerto Rican Carlos Carballo sa Sabado ng gabi sa Madison Square Garden sa New York. Taglay ang walang dungis na 14-0 record kung saan lahat ng panalo ay pulos knockout, makakaharap ni Carballo ang matibay na si Sultan na tumalo noon sa current world bantamweight king John Real Casimero. Si Sultan na ngayon 29 na gulang ay may 17-5 card with 11 knockouts. Nagpapasyahan din ni Northport owner Representative Mikey Romero na suportahan si Sultan matapos makilala ng chief handler ng boksingero na si Juni Navarro si Romero sa laban ni Manny Pacquiao kay Yordenis Ugas noong Agosto sa Las Vegas.
Dumating kahapon sa Big Apple si Sultan kasama ang tactician na si Joven Jimenez na siyang nagsasanay din sa world champion na si Jerwin Ancajas. Muling tumaas ang halaga ng piso matapos magsara sa 50.72 pesos kada dolyar. Mas mataas ito ng 4 na sentimos kumpara sa kalakala noong Martes na nagsara sa 50.761 pesos na nagbukas ang piso nitong Miyerkules sa 50.725 pesos kada dolyar. Naitala naman ang pinakamababang halaga nito kahapon sa 50.825 pesos, naman nito ay 50.71 pesos. Bumagsak ang palitan ng dolyar sa $824.84 million kumpara sa $956.38 million noong Martes. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kaakibat na pag-ulan ang Caraga at ang Western at Central Visayas dala ng amihan. Sa Metro Manila naman at ang mga natitira pang bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay may bahagyaring maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang rain showers at thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 33.3 degrees Celsius at 23.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:50 a.m. at lulubog naman mamayang 5:29 p.m. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod: The SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its vibrant community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot Tarsito are available on our community Viber.
Ay, ready na ba? Oo. Okay, wait lang. Hello mga katribo and welcome to another ice creamy episode of Tribunal with yours truly, Miguel Paltogonon. Today we will talk about the ice cream sundae at kung sino at saan ito ginawa. So ano nga ba ang sundae? Ang sundae ay isang ice cream dessert that consists of one or two more scoops of ice cream that top with sauce or syrup, and in some cases, other toppings such as sprinkles, whipped cream, marshmallows, peanuts, maraschino cherries, or other fruits like bananas and pineapple. Tribune know that the sundae is misspelled on purpose because gusto niya na maiwasan na ma-offend ang mga religious groups. They don't want them naming the food after the Sabbath day. Anyway, para sa tanong kung sino at saan ito ginawa, well, medyo complicated siya. Kasi there were 5 cities who claimed they invented the ice cream sundae. First, I see Edward C. Berners, owner of Berners Soda Fountain from Two Rivers, Wisconsin in 1881. Berners customer George Holler requested that the Berners serve him a dish of ice cream topped with the syrup used for sodas. Berners liked the dish and added it to his regular menu, charging a nickel. It was served every Sunday, but eventually it was served every day. The next one is Stoddard Brothers Drug Store in Buffalo, New York in 1889. They advertised serving up ice cream sodas garnished with fruit syrup and whipped cream in the pages of the Buffalo Evening News and the Buffalo Courier as early as 1889. The third one is Evanston, Illinois in 1890 and was one of the first locations to pass a blue law against selling ice cream sodas in 1890. The fourth one is at Ithaca, New York in 1892, where John M. Scott, a Unitarian church minister, and Chester Platt, co-owner of the Platt and Colt Pharmacy, created the first historically documented ice cream sundae. Platt covered the dishes of ice cream with cherry syrup and candied cherries on a whim. The man named the dish Cherry Sundae in honor of the same day it was created. Lastly, but not the least, in Plainfield, Illinois, a local belief is that the Plainfield druggist named Mr. Sundag created the dish after the urgings of patrons to serve something different. He named it the Sundag after himself, and since Sundag means Sunday in German, the name was translated to Sunday and later was spelled Sunday with an E. So mga katribu, you don't have to wait for Sunday to have a sundae. You can have them every day. So back to